Muslim, ayon sa iyo, hindi ito tanggapin. Samantalang ayon sa aklat, dapat tanggapin ang lahat na bahagi. Sinong nagsabi ng katotohanan? Ako. Kung gayon, aaminin mo naman na may akta nito ay nagkamali. Hindi ko sinasabi nagkamali. Tinatawag natin ngayon, siya'y kilala na kung saan, siya yung tinatawag na kung saan National Vice President for External Affairs na tinatawag na kung saan siya yung Vice President ng Catholic Faith Defender, si Brother Wendell Talibong. Ano po? At yung nasa kanan naman natin, kailangan pa ba natin ipakilala? Ano po? Siya naman po si Ustad Ahmad Barcelon, na kasing gwapo din po ng inyong likod. Mamaya, dadagdagan natin yung introduction sa kanya. So, umpisahan natin yung ating timekeeper. Aming moderator. At dumating yung isa pa ng moderator. Ang isa pang moderator na makakasama po natin, si Pastor Rolly Pumaran. Oo, kasing gwapo ko rin pala. Ano po? Medyo tisiwi lang ako ng konti sa'yo. Ano, medyo tisi lang ako ng konti. Alhamdulillah. Okay. Ang timekeeper natin, si Brother Dawood Diaz. Ano po, nakikita niyo. Kilala niyo po ba si Santa Claus? Ito yung Pinoy version. Si Brother Dawood Diaz. Okay. Okay. At may kasama ng isa pang timekeeper. At ang isa pang timekeeper, sa panig naman po ni Brother Dela Brother Wendell, si Brother Arnold Ramoso. Okay. Thank you, brother. Okay. At bago ang lahat, meron tayong programa. Ano po? Yung unang gagawin natin sa programa natin, meron tayong tinatawag na kung saan, Quran reading. Siyempre sa Islam side yan, ano po? At sino po ang magbabasa ng Quran? Pamaya-maya, yung prayer naman na kung saan, sa Christian side naman po. One at a time, ano po? So yung Quran reading natin, sino po ang magbabasa ng si Imam Haji Matar. Haji Matar ay Ali. Okay. Aya. Imam, alhamdulillah. Okay, bigyan po natin ng pagkakataon si Imam na basahin ang Quran po. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالحكمة
ngayon mo ipanuntad ang paghigugma, ang pagrespeto sa usag-usa diri. Protektahi kami sa among kalihugan karon. O ipadala ang Espiritu Santo sa tagsa-tagsa ng mga speaker nga ilang masulti ang gusto nilang isulti nga naay respeto. O dagaampo kami nga magabukas ang Espiritu Santo sa tagsa-tagsa ng mga naminaw sa ilang kasing-kasing muna-muna sa pagtimbang-timbang kung unsa ang tinuod nga simbahan. O sa dire nga magdesisyonan sa tingpagnaw, sila ang isugod nga magdesisyon kung tagahan sa kaisog sa paghimo niining dako nga desisyon kung dili mahadlok isang unsa nga paglutos. Kini among inapangayo, pinaagi kang Jesucristo kay imong anak sa kahiusahan sa Espiritu Santo, usa ka Dios hantun sa kanturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay. Sa una pong magtayo sa debate pong ito, ay si Wendell Talibon po as affirmative. Affirmative side po na ang tema ay Resolve the Bible is inspired the Word of God, or sa Tagalog po ay patunayan ang Biblia ay kinasihang salita ng Diyos. Ito po yung tema. At ang unang tindig ay may 20 minuto, 20 minutes lang po. So, pagkatapos po nito ay ang paglilinaw o tinatawag nating question and answer ay 15 minutes. At pagkatapos po ng paglilinaw ay tatayong muli ng pangalawang tindig ang negative side na dadalhin po ng panig ng Islam na si Abdulrahim Lopez. At pagkatapos nito ay may paglilinaw. Okay. Kunting mali lang po, no? Si Ustad Ahmad Barcelon po yung negative side. So, dito po natin na sasayangin ang oras. Ang tanong ko po, ready na po ba ang timekeeper? Okay, ready na po ba ang negative side? Okay na po, ready na po kayong makinig. Negative side. Okay. Sa tatlong 20 minutes po, ating tatawagin si Wendell Talibong ng Catholic Faith Defender. Magandang hapon sa lahat. Sa ating kaibigan na si Ustad Ahmad Barcelon. Sa lahat ng mga kapatid nating mga Muslim at mga Kristiyano sa iba't ibang pananampalataya. Ang unang paksa natin ngayon ay resolve the Bible is an inspired word of God. Patunayan na ang Biblia ay kinasihang salita ng Diyos. May kasabihan na Nehel potest is a deuteronom quinons of est is civilitas. Ang ibig sabihin, walang pangangatweran na magtatagumpay kung ito ay wala sa katotohanan na kabatay. Ulitin ko ang ating paksa. Patutunayan na ang Biblia ay kinasihang salita ng Diyos. Batay sa sinabi ng ating mga moderator kanina, dalawang paksa ito. Mamaya, ang tungkol sa Quran. Ngayon, ang una ay ang tungkol sa Biblia. So, dalawang aklat.
Ito'y isang paghahambing kung alin talaga ang tunay na salita ng Diyos. Sapagkat alam natin na ang Quran at ang Biblia ay may nagkasalungan sa dalawang aklat. At alam din natin na two opposite statements cannot both be true. Una, tatalakayin muna natin kung paano ba nagkaroon kaming mga Kristiyano ang ating mundo ng tinatawag na kasulatan. Sapagkat the primary obligation of the affirmative side is to define the proposition, i-define muna, kumuna, itong salitang Biblia. Ang salitang Biblia galing sa Grego, Biblia. Samantalang ito ay galing din sa Hebreo na Sefer. Nagkaroon ng salita ng Diyos ang daigdig nang ang Diyos mismo ay nagsalita sa iba't ibang paraan sa iba't ibang panahon. Ayon sa nakasulat sa Hebreo Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 2. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga pagulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinilaga sa tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Ngayon, kung ang Diyos ay nagsalita sa tao sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon, ayon sa nakasulat sa Hebreo, at sa nitong araw, huling araw, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Hindi pumayag ang Diyos na ang kanyang salita ay manatili na lamang na ito'y isang salita, kundi kanyang iniutos na ito'y isulat sa isang aklat. Ayon sa nakasulat sa Jeremiah Kapitulo 30, Talata 2, sapagkat ang Old Testament ay nakasulat sa Hebreo. Ang ating mabasa sa naturang talata ay ganito. Amar Yahweh Elohe Israel lemul kitab lika et kalhab dibarim asel dibarte elaka el sepet. Yan ating mabasa ang salitang sepel sa Hebreo na isinalin sa wikang Pilipinong aklat. Ngunit sa Septuagint Greek ang nakasulat ay ganito: Autus Yepi Kelius Hutius Israel Ligon Grapon Pantas Autus Lucus Os Emigreliso Efe Ta Biblia. So, ang Biblia ay galing sa salitang Grego Biblia, at sa Hebreo tinatawag itong Sefer. Isinalin sa wikang Pilipino. Ganito ang sinalita ng Panginoon ng Diyos ng Israel na nagsabi, iyong isulat sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinasalita sa iyo.
malinaw na sa Hebreo ang aklat ayon sa nakasulat sa Jeremiah chapter 30 talatang 2 ay tinatawag na Sefer, habang Biblia naman ayon sa Griego. Ipinag-utos ng Panginoong Diyos na ang kaniyang banal na salita ay may sulat sa isang aklat. Ulitin ko, Hebreo sa Sefer sa Hebreo, Griego, Biblia. Kaya sa bawat panahon ay nakasulat ang kaniyang mga salita sa pamamagitan ng mga patriarka, mga propeta, mga apostol. Sila ang mga tao na inatasan ng Diyos na magsulat sa kaniyang salita upang ito ay maingatan at upang ito ay manatili sa panahong darating na walang hanggan. Ayon sa Isaiah chapter 30 verse 8, ngayon yumaon ka, isulat mo sa harap nila sa isang tapyas na bato at ititik mo sa isang aklat upang mananatili sa panahong darating na walang hanggan. Ang mga aklat na naisulat ay tinatawag ito na banal na kasulatan o Holy Scriptures. At ito ay malinaw na pinatunayan na kinasihan na salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo, Kapitulo 3, talatang 15 hanggang 17. Mula pa sa pagkabata ay alam mo ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama ng maling katuruan, sa pagtutuwid ng likong gawain, at sa pagsasanay para matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat na mabuting gawain. Sa naturang talata, mabasa natin dito ang ating paksa that the Bible is an inspired word from God. Ayon sa 2 Timoteo Kapitulo 3 talatang 15 hanggang 17. Bakit ba tinawag na Biblia ang banal na kasulatan? Inilakay ko kanina na ang Biblia ay galing sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay aklat o mga aklat o books. Ang Diyos mismo ang nagsabi kung kailan dapat umpisahan ang pagsulat nito. Sa Jeremiah chapter 30 verse 2, ganito ang sinalita ng Panginoon ng Diyos ng Israel na nagsabi, iyong isulat sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinasalita sa iyo. Ang Diyos din ang nagsabi kung kailan ito dapat tapusin. Ayon sa Daniel Kapitulo 12 talatang 4, ngunit ikaw Daniel, isara mo ang mga salita at tatagan mo ang aklat hanggang sa panahon ng wakasan. Marami ang tatagbo ng paroon pa rito at ang kalaman ay lalago. Ang Diyos din ang nagsabi kung ano ang mga bagay na dapat isulat dito. Apocalypse chapter 1 verse 19, isulat mo
ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Kaya ang salitang Biblia ay mabasa natin yan sa loob mismo ng Biblia. Kung tayo'y may aklat o Biblia na nakasulat sa Grego. Ngayon, tatalakayin din natin kung paano nakumpayal o natipon-tipon ang aklat sa lumang tipan na may 27 books sa bagong tipan, 46 books sa lumang tipan. Dahil ayon sa kasaysayan, sa unang panahon ng mga araw ng itinatag ng ating Panginoong Hesus ang kanyang Eklisya, hindi pa natipon-tipon ang 46 na aklat sa lumang tipan at ang 27 aklat sa bagong tipan. Kaya nang itinatag ng ating Panginoong Hesus ang kanyang salita na ginamit kay Pedro ay Aramay. Ang sabi niya, Amen, amen, alak, tatuki pa, well, hadike pa, emniliti. Ito'y inihayag ng ating Panginoong Hesus kay Pedro. Ngunit, hindi agad ito na isulat ni San Mateo. At nang ito'y isinulat, sa paglipas ng ilang taon, ito'y ganyang isinulat sa wikang Grego. Kako de Israel, ikuhoti suye Petros, kayipitote Petra o ikudumi sumonte Ecclesia. Sa pamamagitan ng Ecclesia, napinigyan karapatang ipahintulot ang anumang mga aral na may kaugnayan sa ating kaligtasan. Ayon sa Mateo 18:18, sinabi ko sa inyo ang totoo, ano man ang ipinagbabawal dito sa lupa, ay ipinagbabawal din sa langit. At ano man ang ipinahintulot dito sa lupa, ay ipinahintulot din sa langit. Dahil dito inaatasan ayon sa history ni Pope Damaso si San Jeronimo na isalin mula sa Hebreo at Grego ang aklat sa lumang bagong tipan sa wikang Latin at ito'y itipon at magiging isang aklat at natapos sa taong 405 Anno Domini. Kaya ang sinabi ng ating Panginoong Hesus na Aramay, Abiena amar na lagdatong kipa wialhani kipa ebniliti na isinulat sa wikang Grego kago de soil lego hoti so iye Petros kay epitaw de Petro ay kodomiso monte Eglisya. Ito ay isinalin sa wikang Latin nang natapos ang pagtipon-tipon sa natunang mga aklat. Et igu-digu kya to is Petros, et sopilang Petra minipikabo Iglesia miyam, et kurtain pilinon pabilabo dat verso siya. Paano natin malaman na ang Biblia ay kinasihan na salita ng Diyos? Dahil Diyos mismo ang nagsabi, kung ano ang kanyang sinalita, kanya rin papangyayarihin. Kung ano ang kanyang ipinagnukala, ay kanya rin gagawin. Ayon sa Isaiah 46, verse 11, oo, aking sinasalita, akin naman papangyayarihin. Aking pinanukala, akin naman gagawin. Kaya, ating mapatunayan ang Biblia ay talagang kinasihan na salita ng Diyos. Bakit? Sa pamamagitan ng mga hula na nakasulat dito sa iba't ibang panahon, na isinulat sa iba't ibang mga authors, ngunit napatunayan na talagang naganap ang naturang mga hula. Ayon sa 2 Pedro, Kapitulo 1, talatang 20,
nakabuwa sa sariling pagpapaliwanag sapagkat hindi kalooban ng tao dumating ang hulat kailanman, kundi ang mga kaloob, ang mga tao ay nagsalita buwat sa Diyos na naudyukan ng Espiritu Santo. Malinaw na ang Biblia ay kinasihan na salita ng Diyos dahil nakasulat dito ang mga propesya o mga... Last 3 minutes po, Brother Wendell. Hula na pinatunayan na ito'y nangyari. Halimbawa, ang ating Panginoong Hesus ay hinulaan na siya ianak sa Bethlehem ayon sa Isaiah o Micah chapter 5 verse 2. Ito'y natupad ayon sa Mateo kapitulo 1 talatang kapitulo 2 talatang 1. Hinulaan din ni Propeta Isaias ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo ayon sa Isaias kapitulo 9 versikulo 6 na siya ay totoong Diyos at totoong tao, at hinulaan din na siya ay ianak sa pamamagitan ng isang babae ayon sa Isaias kapitulo 7 talatang 14, at ang lahat na ito ay napatunayan at natupad. Hinulaan din na ang Mesiyas ay pagtaksilan sa pamamagitan ng kaniyang kaibigan gamit ang tatlong piraso ng pilang ayon sa Sikiyas kapitulo 11 talatang 12 hanggang 13. Hinulaan din sa Biblia na ang Mesiyas ay maging martir ayon sa Isaias 53 talatang 4 hanggang 5. Hinulaan din sa Biblia na ang Mesiyas ay malilibing kasama o siya ay maipako kasama ang mga kriminal ayon sa Isaias chapter 53 isang minuto na lang, brother, talatang 12. Kaya ang natural mga hula ay napatunayan na ito ay naganap at sinaksihan ng iba't ibang history maliban lamang sa Quran na hindi na naipako ang ating Panginoong Hesus. Maraming salamat. Okay, nakumanag yun, Barong, sa Catholic Pete Pender, sunod sa 20 minutos. O, sunod, ani, mao ang paglilinaw. Question and answer, no? Ito po ay may 15 minutes. So, tatanungin ko ngayon kung handa na po ba si Ustad Ahmad Barcelon para sa kanyang mga tanong. Okay. Start now. Kapatid na Wendell, as a gentleman agreement, sa totoo lang, ayoko nang magsalita tungkol sa Biblia. Pero dahil sa ito'y paksa natin, ayoko rin yung maraming daldalan. Hindi rin ako mahilig kasi sa daldalan. Gusto ko agad, showdown para umalim na ako agad sa inyong reliyon. At talikuran ko na ang aking mga mahal na mga kapatid. Basta masagot mo lang na makatotohanan ang mga tanong na ito. Simple lang naman ang tanong ko at hindi to nagpapahirap. Sabi mo kanina, ang Biblia ay naisalin sa Greek. Ito ay nakompile sa Greek. Tama po ba? Yes. Yan. At ito po ngayon yung Biblia ang hawak mo na sinasabi mong nakompile sa Greek. Yung hawak mo yan. May Greek, may Hebrew. No, tinatanong ko, yung nakompile na yan po ba yung isinalin kayo sa inyong mga wika ngayon sa Tagalog o English? Sabi ko na ang aklat na ito ay galing sa Greek, Hebrew at Latin. Opo, ito nga po yung hawak nyo ngayon na pinanggalingan ng Greek na sinasabi nyo. Tama po ba? Yes. O Hebrew, okay. Simple lang po naman ang tanong ko. Okay. Sabi nyo na ang Biblia ay nakasulat sa loob ng Biblia. Yes. Nasaan po at yayakap na ako sa inyong reliyon? Isang talatan. Talo na agad ako. Sapagkat sabi nyo, naisali niya sa Tagalog. Yan ang compile niya. Nasaan sa Tagalog ninyo?
na agad ako. Isang tanong lang. Okay. Ito, bigyan natin ng panahon na masagot ng Catholic Defender ang tanong. Di ba na tatlong araw? Oo na. Okay, sagot. Na. Ang sabi ng ating kapatid, pagmamasa ayon sa Biblia, talo na siya. Salitang Biblia. Ayon sa 2 Timoteo, Kapitulo 4, talatang 13, ang Greek, ito ang nasabi natin, Entuani para karbuer kominos mirikay ta Biblia, maliot atas membranas. Kaya, hindi makaintindi pala itong kausap ko eh. Objection mo dito. Paano ko kami magkakaintindihan ito? Ang gaang-gaang po ng tanong ko. Oras ko ito, para magtanong. Objection mo dito. Okay, sige. Ano ang objection? Objection mo dito. Nandiyan sa aming kasunduan na wala mo nang gagambala. Okay. At walang magawang komentary. During the cross-examination, it should be direct question. Okay. So, okay. The question is, ipaulit natin para malinaw na. Ito po ng lahat ang tanong ko, napakagaan. Una kong tinanong, kasi ano lang po yan, pwede natin i-rewind ang tape niyan. Ang una kong tanong, sabi niya kasi kanina, nakumpile daw ang Biblia sa Greek. No? At yan yung Biblia ngayon na ginagamit. Tinabi ko, yan po ba yung mga salin niya? Opo, sabi niya. Irritate. Tinanong ko kung ganon, yan pala yung salin sa Tagalog. Nasaan sa loob ng Biblia na sinasabi mong Biblia? Ang salitang Biblia. Okay. Sagot ng Catholic Defender, saan ang salitang Biblia na mababasa sa loob ng Biblia? Okay. Yung Biblia pong gamit nyo ngayon, yung tinutukoy ni Stan, malinaw po? Malinaw ang sagot. Ang sabi ko na ang Biblia ay galing sa salitang Griego, isinalin sa wikang Pilipino. Nasaan ba? Ano ba pa naman? Ang gagga na sinasabi. Objection mo na rito. Okay, bigyan po natin ng konting panahon na masagot. Saan daw, ibuklat na yung Biblia para mabasa ang sagot. Brother Wendell, yung mismong Biblia po, saan mababasa sa mismong Biblia mo, yung binabanggit na salitang Biblia. Doon sa Biblia binabasa mo, yung Biblia ang Tagalog. Ano po? Sinagot ko na, na ang salitang Biblia sa Tagalog ay aklat. Habang sa Griego, nasaan po? Biblia, nasaan po? Sabi ko, ayon sa 2 Timoteo, Kapitulo 3, Kapitulo 4, Versikulo 13, Entuane para karpu el cuminus pinikay ta Biblia, maliyot atas membranas, dagdagan pa natin ng English. Okay? English. Sa pagkata natin kasunduan, Tagalog at English. Okay, yes, sige po. Sera, ayon po. 24:13. All of this is understood in the Bible. The Bible is the most sacred. Kaya, alis ka na sa pagiging Islam mo. Okay. Ano lang. So, yung tanong niya, na saan mababasa sa loob ng Biblia, ay nasagot po ng Catholic Independent. Malabo kapatid na moderator. Ang tinatanong ko, nasaan sa hawak ng Biblia? Hindi ko tinatanong. Kung talagang naisalin na ang salitang Biblia sa English. Nasa? Pingi. Huli ka na! Huli ka na! Yan sinasabi ko na! Objection mo dito! Hindi ito Bisaya. Okay, kalma lang. Objection moderator. Nasa akin ang oras moderator. Moderator, objection. Nasa akin ang oras. Objection moderator. Ganito po ang sa tanong ko eh. Objection moderator. Ang tanong ko, okay? Objection moderator. Hindi po sinasagot ang tama. Objection moderator. May objection. Paminawon sa natong objection. Okay. Affirmative side, unsay objection. Alam ng moderator at kasunduan during the cross-examination, it should be direct question. Walang komentary. Kaya, okay, so, huminahon ka kapatid. Nabasa ko, aalis ka. Okay.
tapusin muna natin mag-comment. Ang panahon kasi ngayon, tanong at sagot lang. So, sa negative side, yung trabaho niya, pagtatanong. Yung affirmative side, sagot. Mamaya na po yung conclusion, mamaya na po yung komentaryo kung sino ang tama. Okay, so, ibalik natin, ilang minutes pa ang naiwan? 4 minutes na lang po. So, ngayon, tanungin natin ang negative side, may babalik pa ba niya yung tanong, o ulit? Mayroon pang 6 minutes. Okay. Negative side? Panahon mo. Okay, tanong. Iisa pa lang ang tanong ko, Brother Wendeli. Napakagaang labang bata, ha? Sabi mo na i-translate ang Biblia sa Tagalog. Nasaan nga dyan yung sinasabi? Yung Biblia nga ay naisali dyan sa loob ng Biblia. Ang gamgang, eh. Ano ba naman? Pambata, eh. Okay. Moderator? Okay. Abay, hindi yung tanong. Komentaryo yun. Magtanong ka! Okay, okay. Sabagal, yun ang yung primary obligation ngayon. Magtanong. At nasagot ko yung tanong, saan mabasa sa Biblia na nakasulat sa loob ng Biblia ang salitang Biblia? Pag mabasa ko, ay aiwan mo ang Islam. Kaya, ngayon, alis ka na sa Islam. Okay. Negative side, linawin natin yung tanong. Gusto mo linawin natin yung tanong? Ang tanong, saan mababasa ngayon sa aklat na Tagalog yung salitang Biblia? Yun ba yung tanong mo? Sa Biblia at Tagalog? Ulitin mo. Siyempre, ang gaanggang po ng tanong ko naman eh, kapatid na Wendell. Sabi mo kasi ang mga Bibliang yan ay nanggaling sa Hebrew Greek na isalin ngayon sa mga wikang Tagalog, Ilocano, Bisaya, kung ano-ano pa ibang wika. Nasaan ito nung isalin na doon sa mismong salin na sinabi na ang Biblia ay salita ng Diyos na nandos mismo sa loob ng Biblia. Tanong okay. Masipin. Una ay ginamit ko na rin ha ang Greek and tuwari pala karbuer kuminos birigay ta Biblia. Ang tanong, saan na isalin? Eh kung sa English isinalin ng Bible, nabasa ko rin. Ang mabasa natin ay ganito. All this is understood in the Bible, the testament of the Most High God. Kaya salin ito, nandito sa loob ng Biblia, ang salitang Biblia ayon sa salin. Kaya, aalis ka na. Okay, so yan po yung sagot. Nabasa ko ng affirmative sign sa wikang Ingles, nandun po yung salitang Bible, at sa wikang Grego, nabasa po yung salitang Biblia. Pero sa Tagalog po, ulit-ulit niya pong sinabi na aklat ang isinalin doon. So, Grego ay Biblia, ang English po ay Bible din, kaya kayo na po ang hahatol doon. Nabasa po ng ating kapatid sa dalawang Biblia, sa salitang Grego at sa salita pong Ingles. So, tanong natin, may oras pa ba sa tanong? Follow-up question. O, another question. Follow-up question? Well, ito pinakamasaya ko si Bate tuloy ah. Talaga? Kasi, pangalaw mo na ng Brother Wendell. Saan po ba? Kasi binintay ko po. Okay. So, tatanungin ko ngayon kung handa na po ba si Ustad Ahmad Barcelon para sa kanyang mga tanong? Okay. Start now. Kapatid na Wendell, as a gentleman agreement, sa totoo lang, ayoko nang magsalita tungkol sana sa Biblia. Pero dahil sa ito'y paksa natin, ayoko rin yung maraming daldalan. Hindi rin ako mahilig kasi sa daldalan. Gusto ko agad, gusto ko agad showdown para umalim na ako agad sa inyong reliyon. At talikuran ko na ang aking mga mahal na mga kapatid. Basta masagot ko lang na makatotohanan ang mga tanong na ito. Simple lang naman ang tanong ko at hindi ito nagpapahirap. Nakaalaman. Ano po? Siya ay kasalukuyang... May objection. Paminawon sa lahat ng objection. Okay. Affirmative side, unsay objection. Bagabat Nelson yung magkaiba yung kapal niyon, ito yung mas matanda. Holy Name Bible naman po siya. Okay. Moderator? Okay.
ba hindi yung tanong? Komentaryo yun. Magtanong ka! Okay. Hirapan po ko ng todo kung aling Biblia ang dapat paniwalaan. Ito po ba yung The Promise, the contemporary English version? Meron po ako nito. Hindi ko lang gala yung fraternity ko eh. Meron ka yun. Meron din po ako rito na The Way, yung sinasabing The Way. Pero Bible din po ito, The Living Bible nakalagay. Tanggap nyo rin po ba ito? Pakisagot lang po mamaya. Pwede rin ito po ba yung tinatawag naman na The Living Bible, parang paraphrase? Ano po? Meron din po ako dito na tinatawag na ito, King James Version naman po. Na nire-recheck yata ito ng mga Catholic. Nire-recheck po yata. Ano po? So ito pinu problema ko, nire-recheck ng Catholic ito. Kung ito naman po ay sinatawag na ito, Revised Standard Version ni na Nelson po ito, no? Meron din po dito yung tinatawag na Holy Bible, with reference naman po ito, no po? Bagamat Nelson din magkaiba yung kapal niyon, ito yung mas matanda. Holy Name Bible naman po siya, brother. Ito pinakamatanda kong Biblia. Ito po ay umabot na po ng 350 years na ito. No? Dahil namahanap pa yan sa mga lolo ng mga lolo ko. Ito naman po ay yung tinatawag na King James Version, pero Word in Christ in red letter naman po siya. No? Ito, Good News Bible po ito. Ito isa, ano, may apokrypha na sinasabi ng mga reliyon ninyo na maaaring sinasabi nyo na kumpleto. Kasi yung iba po hindi kumpleto. Ito naman po yung sinabi ito sa translation naman po ito, version ni Tandel. Pero sinabi niya, the book. No? Pero hindi Biblia sinabi, the book. Ito naman po ang salin ng banal na kasulatan ng Isaac si Jehovah. Which is, hindi ko alam kung natanggap po ito ng Katoliko, ng inyong reliyon. Meron din po dito tayo na God's Word nakalagay. Ito, matanda na rin po sa akin ito. No? Yan, Bible. Pero ibang laman po niyan. Meron po dito Jerusalem. Baka sa Jerusalem po ito ginawa. No? Yun. At ito pa, Holy Bible. New Living Translation naman po kay Badusa na una kanina. Pero Bible naman lang sabi. Holy Bible siya. No? Meron din po tayo nito, Revised Standard Version ng luma na, no po, magkaiba doon sa laman ng iba. Yan, hindi, okay lang, okay lang. Ah, okay. Meron din dito po na kung saan ay iba pang mga Biblia ko, tulad dito, no? Good News Bible, yan, may English, ano po, yan. Alright. So, hindi na, hindi na. Hindi na yan. Oh, ito po isa sa mga pinuproblema ko dahil isa sa mga Bible po ito na buklat ko. Ito po yung hindi ko binubuklat na version sa Biblia, Brother Wendell. Pakisabi ko po ito po ay pwede sa akin. Kasi bakit? Catholic Women's Devotional Bible ay para sa babae lang. Kaya hindi ko po binubuklat. Pero nakalagay Catholic yung reliyon yung pinanggalingan. O yung kasalukuyan yung reliyon. Catholic. Kaya hindi ko siya binuklat. Natatakot po ako baka maging babae ako. Yun. Okay. Natuwa naman ako dahil nakakita ko ng Catholic Women's Bible, nakahanap po ko ng katapat niya. Ito naman, Men's Devotional Bible. Ito para sa lalaki. Dahil lalaking lalaki po ako. Yun. Yan. Kaya pagkaiba yung women sa Catholic eh. Yun naman, women. Ito naman, men's. Aba, may pang lalaki pala pang babae. Grabe, nakakatuwa ang Biblia. No? So, hindi ko lang malakalim po dito. Dahil nahihirapan po kasi kami, mga Muslim, kung alin ang tatanggapin namin na talagang sinasabi niyong Holy Bible na salita ng Diyos na mapapanaligan. Dahil handa naman po namin tagapin kung mapapatunayan. Ano po? Yan lang. Yun po mga unang katanungan ko sa aking unang tindi na halos patanong lahat dahil kayo po ang affirmative. Handa naman namin tanggapin ang mga bagay-bagay. Well, kanina po ay nagtanong ako sa ating kapatid na si Brother Wendell. Malinaw po ang tanong ko kung ang salita ng Biblia po pala na nasalin sa wikang Tagalog at English ay galing ito sa tinatawag na Greek. Bakit ito mga Biblia kung ito nadaladala ko? No po? Na pinagkukuha ko naman ito sa mga tinatanang Philippine bookstore, sa Christian bookstore, pati sa Catholic trade sa Tayuman, bumili po ako ng Biblia. Hinahanap ko po yung salitang Biblia sa loob ng Biblia. Hindi ko po nasumpungan. Kung totoo talaga, nandun pala, nasa Greek pala, bakit wala rito sa mga Biblia ito? Yung po ang gusto ko malaman, ibig sabihin eh, may pandaraya pala mula sa Greek, papunta ng Tagalog o English. Dito pa lamang eh, malaki na ang kalukuhan eh, na naganap, ano po? Oo. Yung po, medyo pinuproblema ko, no? Kaya kami mga Muslim, handa natin tanggapin kung ito'y salita ng Diyos. Ngayon, tayo mga Muslim, no po, hindi na kinakailangan sa atin ang tinatawag na specialized training na ikaw ay nakapag-aral. Maging ang mga Kristiyano, hindi na kinakailangan nakapag-aral ka ng theology para maintindihan mo kung ano ang laman ng Biblia. Ano po ba ang aming istan bilang mga Muslim sa loob
ng aming pagbabasa ng Biblia. No po, kami mga Muslim, ang aming stand, no po, na ang hawak naming Biblia, unang-una ay maaaring ito po ay merong tinatawag na sense, Word of God. Sense, ibig sabihin diwa. Sense. Bakit? Si Brother Wendell na rin po ang nagsabi kanila na ipinahayag ang salita ng Diyos sa mga naunang mga propeta sa Hebreo, Greek, at Aramaic na wika ni Jesucristo, sumakanyanawa ang kapayapaan. Sapagkat yun ang mga unang wika. No po. So in other words, itong mga hawak naming Biblia na naisali sa wikang Tagalog, English man o ibang wika, Pranses o Bisaya, ay hindi na natin matatawag na salita ng Diyos. Kundi ang aming paniniwala, kung meron man pong talata dyan na nakasulat na kung saan ay matatawag nating salita ng Diyos, no po, ay hindi matatawag na salita ng Diyos, kundi diwa nito. Diwa! No po, dahil ang orihinal na salita ng Diyos ay kung saan wika po ito ipinahayag sa wika ng propetang ginamit niya. Halimbawa, sa wika ni Moses, Hebreo. No po. Sa wika ni Abraham, Hebreo din po si Abraham. No po. Sa wika ni Jesu Cristo, alba siyempre po, sa wika ni Alcumanya ng mga kapayapaan, eh Aramaic po ang wika niya, yung po ang lingwahe na kung saan ipinahayag ang salita ng Diyos sa kanya. No po. So in other words, kung ano ba yun nandoon ng mga lingwahe na nagamit, yun ang orihinal na salitaan ng Diyos na aming pinaniniwalaan na kung saan ay purong-puro mula doon sa wikang ginamit ng propeta nung siya ay magbahaya. Pangalawa po na aming tinitindi sa aming paniniwala sa Biblia na ang Biblia ay naglalaman ng salita ng mga propeta. No po, meron po dyan, mababasa. Hindi na kailangan pa ng mataas na pag-aaral dahil mababasa po natin dyan ang naparaming talata na nagpapatunay na maraming mga salita ang propeta dyan. Hindi salita ng Diyos yan, kundi salita ng propeta sa kanyang bayan. No po. Pangatlo, no po, pakinggan tayo ng talata sa ating dinibigay na lang po yun. No po. Dahil kulang ang 20 minutes, dahil 30 minutes dapat na nakano dyan, ginawa pong 20 minutes na lang para mapabilis ang usapin ito. Okay. Pangatlo po ay naniniwala po kami na ang karamihan, volume, no, sa loob ng sinasawang nilang Biblia, ang salita ng istorya. No po. Dahil bakit? May nagkukwento. Halimbawa, yung Mateo 1 hanggang Mateo 9, diyan pala makikita mo po dyan, hindi si Mateo ang nagsasalita. Hindi rin si Kristo, kundi may nagsasaysay. No po. Nakita ni Jesus si Pedro, at si Pedro ay lumapit kay Jesus, at sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. In other words, may nagsasaysay. May nagsasabi na nagaganap. So ang tawag po doon ay mga historian. Hindi po ito salita ng Diyos, kundi ito ay salita ng historian. Ano po? At may na-discover din po ako sa Biblia na kung saan ay salita ng multo. Hindi po salita ng Diyos, hindi salita ng propeta, hindi rin salita ng historian, salita ng ghost o multo. No po? Yan, may na-discovery po ako. Yan ang medyo kakaiba na na-discovery ko. Ba, salita ng multo yata ito. Yan. Yan, mamaya ika-clarify siguro ni Brother Wendell yan sa akin. No po? Yan. So, sa aming po mga Muslim, ang paniniwala namin, talaga may mga kasulatan na nauna. No doubt for that. No po? Ngayon, ang pinuproblema namin, paano po namin tatanggapin yung sinasabi niyong Biblia niya. Yan nga yung kasulatan na nauna pa sa kasulatan sa banal na Quran. Dahil ang mga Muslim, huwag kalimutan, pakitake down kung mabuti, Brother Wendell, ang mga Muslim po'y naniniwala na meron talagang lumang tipan at mga kasulatang ipinahayag na sa mga unang mga propeta o mga sugo. Ang tawag po doon talaga namin, naniniwala kami. Ang tawag nga po namin doon, mga Torah, kagaya ng pinahayag kay Moses, pinahayag kay Propeta David, Salmo, na po, Sabur, sa original niyang kalagayan. At yung pinahayag kay Jesu Cristo, ayan nga po yung Ibanghelyo ni Jesu Cristo o tinatawag sa aming Quran na Injil. Naniniwala po kami dyan. At siyempre, kung naniniwala kami lumang tipan, may bagong tipan, meron po pinakamahalagang tipan, yung pong paksa mamaya sa pangalawang ano natin, pag-uusap, yung pong Quran, na siyang pinaniniwalaan namin na huling tipan ng Diyos. The last and final testament of God. Ano po? Pero lang kasimple ang aming ano, naniniwala. Ngayon, tinanong kita kanina, ano po? Kung saan nanggaling ang salitang Biblia? Ang sabi niya, ito ay aklat, bagay, no po. Tinatanong po, yan ba'y galing sa lugar, galing sa isang tao, o galing sa hayop? Sabi niya po, isang aklat ito, isang bagay, hindi lugar, no po.
So, nagulat po ako dahil sabi ko, aba, yung akin palang katunggali kulang sa research. Kulang sa pagsusuri at pagsasaliksik. Ano po? Dahil bakit? MMS may mas magaling pa sa akin eh. Pagdating po sa pagsusuri. Ano po? May isa tayong kababayan na kung saan ay napakahusay, professor po ng mga nagiging pare, professor na magiging mga pastor. Ano po? Si Professor Jose Absalud. Meron po siyang aklat na isinulat. Ayan, ito po. Ang mga ugat ng suliranin sa Biblia. Ayan. Isang Kristiyano po ito na professor sa napakaraming mga nagiging pare at mga pastor. Professor po siya. Ang matindi ang kanyang narating na kaalaman. Ano po? Siya ay kasalukuyang Associate Personal Ministry Department, ano po? Instructor ng ALBIP. Siya ay professor po siya sa Quirino Charts, ano po? At siya ay nag-aral ng Biblical Language, Hebrew, Greek, at Aramaic. At Hermeneutics. Grabe, magaling itong taong ito. Research Writing Report sa Asian Theological Seminary. Nag-aral din siya ng Philosophy, Psychology, Theology sa Divine Word College. Siya po ngayon ay isang magaling na professor at meron po siyang ginawa na aklat, isa siyang Kristiyano. Ano po? Nagtuturo sa maraming nagiging pastor, nagtuturo sa mga nagiging mga pare. Ano po? Iniimbitahan siya bilang sa mga seminar at iba-iba pa. Napakagaling, ano po? Ang natapos ng taong ito. Sangayon po sa kanya, ano po? Sa kanyang aklat na ito, sa page 4 po ng aklat na ito, ganito po ang pagkakasabi niya tungkol sa Biblia. Ito ang sabi niya. Ano po? Ang ginagamit na sulatan noong unang panahon ng manunula ng bagong timan ay madaling mabulok at masira sa dahilang ito'y gawa mula sa halamang papyrus o papyrus. Sagana ang lugar na ito sa ilog Nile River ng Egypt at sa bansang Syria. Palibhasa, marami nito ay ginagamit at isinasakay sa sasakyan dapat dagat mula sa dagungan ng Biblos, kung kaya't ipinapalagay na dito nagmula ang pangalang Tab-Biblia o na siyang pangalan ng lugar. Kung ganon, ang pangalan pa ng Biblia na sinasabing banal ng ating kapatid ay pinagtatanggol ang salita ng Diyos ay hinango mula sa lugar. No po, inadaro po, hindi po ito kinasihan ng Diyos, hindi ang Diyos ang nagsabi na tawagin mo ang salita ng Biblia, kundi hinango sa lugar sa ayon mismo kay Professor Jose Absalud. Hindi bagay, kundi lugar. Ang nakakapanindig palahibo sa lahat na kung saan paano kaming mga Muslim tatanggapin natin na ang Biblia ay salita ng Diyos. E kung yung mismong reliyon niya, matataas ng kanilang reliyon, ang kanilang publikasyon mismo. Ano po? Nakakuha po ko sa Catholic Bishop Conference of the Philippine Office. Ano po? Ito po mismo yung aklat na nagdedepensa sa kanilang reliyon. Ang Know the Truth, a publication to defend the Catholic faith. Ayan. At titindi po mga nandito, sino-sino yan? Archbishop Filoni, Cardinal Rosales, no po? Ha? Most Reverend Joe Gracias Iñiguez, Brother Pablo, Doctor of Dedre, Reverend Father din siya, Father Geraldo Yador. Ito po ang mga kolumnista na nasabi nilang a publication to defend the Catholic faith. Yung reliyon niya. No po? Tinanong ko siya nung napakagaang na tanong, hindi niya kagad sinagot ng diretsa mula sa mismong pinanggalingan at mga leader niya. Anong sabi ng kanyang mga leader? Ganito po ang pagkakasabi. Ano po? Sa aklat na ito ng Catholic faith, tungkol sa pagdidepensa nila sa Biblia, nakakapangilabot ang sinabi mismo sa aklat na ito po. Ano po? O sa tinatawag na magazine na ito. Sa page 6 po ng magazine na ito, ganito po ang nakasulat. At bibigyan ko kayo ng kopya nito, kayo mag-alala. Ito po ang nakalagay. In fact, the term Bible has a pagan origin. Abay po, galing pala ito sa paganong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nakakapangilabot. Diretso po natin. Publication ng Catholic ito. The Greek
24 Biblia is coming from the penitent city of Byblos. That was trading port for papyrus. For the Greek, Biblos means those book and invocation of the goddess of Ormus. Aba, ito pala yung mythology. Hindi pala talaga salitahan ng Diyos. Hinaya mo pala sa mythology. Nakakapangilabot sa bawang magsapa sa Diyos-Diyosan. See? Diretso pa natin. Conclusion sa huli. Even the Bible itself has a pagan background. Nakakatakot. Sino may sabi? Hindi po ako ha. Publication mismo ng mga Katoliko na leader nila. Mga cardinal nila ito. Sa kanila ito. Ito po yung publication nila to defend the Catholic faith. Hindi alam ni Brother Wendell, meron tayo sa kanila. Yun ang hindi nila paghandaan. Ano po? Clear na clear po yan. Inaduro mo, yung salitang Biblia, inamula mo pala ito, sabi ni Professor Pastor Absalut, galing ito sa lugar. Sabi naman ng Catholic Faith Defender Magazine nila, mismo mga pari nila sumususong nito, no po? Last 2 minutes and 42 seconds. Paganong paniniwala? 2 minutes and 42 seconds. Paganong origin, mga kababayan? Kaya paano kami mga Muslim maniniwala na ang Biblia ay salita nga ng Diyos? Kung mismong itong mismong publication nila na siyang nagdedepende sana, magtatanggol sana sa kanila, sa kanilang Biblia ay nagsasabi na hindi ito dapat paniwalaan sapagkat ito ay paganong paniniwala. Pagan origin. Maraming salamat po. Meron pa po, Osan. 2 minuto mahigit pa. Okay lang. So, meron pong 15 minutong paglilinaw para kay Brother Wendell Talibong. Ano po, yung pong rules na kung saan napag-usapan natin, magtatanong lang siya. Hindi po siya pwede mag-rebattle. Ano po, o kung ano pa man. Magtatanong lang at kung anong tanong, aantayin niya kung anong sagot ng ating kapatid na si Ustad Barcelon. Okay, start now. Unang sagot. Ginamit mo, unang tanong, ginamit mo ang aklat Katoliko. Gagamitin ko rin ang aklat Muslim ng Muslim. Ito ang tanong. Sapagkat sinabi mo na ang Biblia ay hindi kinasihan na salita ng Diyos, ang tanong, ang Biblia ba ay banal na aklat o hindi? Nasa negative po ako, kapatid na Wendell. Kaya hindi po. Okay. Kaya nga negative. Hindi. Okay. Kung mabasa ko sa aklat ng mga Muslim na sinabi, ang Bibliyang Katoliko mismo ay banal na aklat, sangayon kang nagsinungaling ka. Ginamit namin ang salitang banal, ngunit hindi namin pinaniniwalaan ito para lamang maiparating sa inyo na may mga kasulatan talaga na nauna pa sa Quran. Kung gayon, aaminin mo na ginamit mo para ng mga Muslim ang salitang banal na tumutukoy sa Biblia. Ngunit ang sagot mo kanina, hindi banal ang Biblia, alin ang totoo? Ang nakasulat o yung sinabi mo? Ang sinabi ko. Kung gayon, aaminin mo sa harap ng mga Muslim, ang nakasulat ay mali. Sinagot na kita, kapatid na Wendy. Sinagot na kita. Ginagamit namin ang pagsusulat para lamang maiparating sa inyo na meron kami pinaniniwala ang aklat na mga nauna pa, natatatawag namin banal. Ngunit hindi ang tinutukoy na Biblia yan na hawak mo, lalong hindi ito. Ang tinutukoy namin siguro na salita ng Diyos na Biblia, yung orihinal na kalagayan nito. At ipasinta mo yun, maniniwala kami kami. Kung ipapasa ko ngayon sa mundo dito na ang tinutukoy na banal na aklat ay ang Bibliyang Katoliko, sangayon ka bang talo ka na? Bawat aklat dapat itong suruhin, kapatid na Wendell. Ang sabi sa aming Quran, hatu burhanakum in kuntum sadikin. In other words, ipresenta nyo ang Biblia, baka naman kasi yung nagsulat niyan, iba rin ang kanyang sinasabi na Katolikong Biblia at hindi yan hawak mo. Follow-up question. Sabi mo, ang Biblia ay banal. Samantalang ayon sa aklat na isinulat ng Muslim, ang Biblia ay banal na aklat at itong Biblia na ito ay Katolikong Biblia. Ngayon ang tanong, sangayon ka bang? Kung mabasa sa
moderator na Katolikong Biblia ang tinutukoy, talo ka na sa debate ito. Sinagot na kita, kapatid na Wendell. Eh, ang linaw ng sagot ko, kapatid. Ang sabi ko sa iyo, baka hindi ang hawak mong Biblia ang tinutukoy ng umiakda ng aklat na yan. Alamin natin muna kung sino ang umiakda niyan. Pagkatapos yan, itanong natin sa kanya, ito bang Katolikong Biblia ito na hawak ko ang sinasabi mong Holy Bible? Kaya ang follow-up na tanong ay ganito. Kanina sinabi mo, ang Biblia ay hindi banal. Ngunit ngayon, ang Biblia ang Katoliko ayon sa aklat ay banal. Hindi ako may sabi yan. Yung umiakda niyan. Sabi mo kanina na ang Biblia ay hindi banal. Samantalang ang may akda nito nagsabi, ang Biblia ang Katoliko ay banal. Aaminin mo ba sa harap ng mga Muslim na ang nakasulat? Huwag kang... Aaminin mo ba na ang nakasulat nito ay talagang mali? Ganito yan, kapatid. Ako takita eh. Baka yung author niyan, iba ang tinutukoy niya at hindi ang hawak mo na babasahin. Okay. So, ibang aklat na naman ang gagamitin natin. Dapat. Kasi okay. Dapat hanapin mo yung taong nagsabi niyan at sasabihin natin, ito ba yung tinutukoy mo yung sinasabi ni Brother Winter na Bible na holy? Sabi mo kanina na hindi talaga matanggap ng mga Muslim ang mga Biblia. Kaya ang tanong, lahat bang bahagi ng Biblia ay dapat tanggapin ng Muslim o hindi? Ilang bahagi lang po nito na hindi talagang buong po hindi? Siguro baka 0.001%. Okay. Kung mabasa ko naman ayon sa aklat ng mga Muslim na lahat ng bahagi ng Biblia ay dapat tanggapin. Sangayon ka ba na nagkamali ka? Uulitin ko na naman sa'yo, kapatid na Wendell eh. Alamin natin dun sa author ng aklat na binabasa mo kung yung bang sinasabi ng Biblia yung babasahin mo. Alinaw ng sagot. Sagutin mo ang tanong. Sino kung ang ibabasa ko sa moderator na dapat walang bahagi ng Biblia ang lahat ay tatanggapin ng mga Muslim. Ayon sa iyo, hindi tatanggapin. Samantalang ayon sa aklat, dapat tanggapin ang lahat na bahagi. Sinong nagsabi ng katotohanan? Ako. Kung gayon, aaminin mo naman na may akda nito ay nagkamali. Hindi ko sinasabi nagkamali. Ang sinasabi ko, alamin natin yung may akda niyan. Kung alin yung tinutukoy niya na aklat ng Biblia. Baka iba yun sa Biblia ang hawak ko. Baka nga ito yung sinasabi niya doon. Okay. O baka sa'yo yun. Okay. Ang dami mong dalang Biblia. Sabi mo kanina, di mo yata nabasa ang Biblia sa Tagalog at Bible sa English. Ang ating pagsabi, so the Bible is an inspired word of God. Ang tanong, anong nakasulat sa 1 Timothy chapter 3 verse 16 o 15 hanggang 16? Sa Bibliyang dala mo, the Living Bible. Sang-ayon po dito sa ikalawang Timoteo 3 15 hanggang 17 na binasa mo rin kanina. Sa Living Bible. A Living Bible. Yes, hindi po, hindi po ito sa Katoliko, sa imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. May dala kang Living Bible. Yun ang tinanong ko. So, hindi na po ito. Huwag kang magtanong sapagkat ako ang magtanong sa iyo. Hindi. Okay, sandali lang po. Okay, ang tanong po ay ganito. Sa Living Bible ay babasahin po ang salitang Bible na dala ni Ustads Barcelon. So ngayon, kukunin na po yung Living Bible para babasahin po ng negative sign kung andyan po ba talaga yung salitang Bible sa loob niyan. Konting katahimigan lang po ha. Konting katahimigan lang po. Hindi po nakakapag-concentrate yung mga gwapo nating mga debater po. Tahimik lang. Ako na.
ito po ang pagkakasabi sa Living Bible with paraphrase. The whole Bible was given to us by inspiration from God and to make us realize what is wrong in our lives. It strengthened us out and helped us to do what is right. Tanong, sang-ayon ka ba ng ating paksa ay nabasa mo sa Bibliang dala mo mismo? Okay po, konting katahimikan lang po. Apa, konting katahimikan lang po. Okay, ano pa? Okay. Hindi po ako sang-ayon. Okay. Follow up question. Bago pa lang nabasa mo ang dala mo mismong Biblia, na the whole Bible, ngayon sabi mo hindi ka sang-ayon na nabasa mo. Kung ngayon maliin mong pinabulaan na yung ginamit mo at binasa mo ay nasa loob mismo ang salitang Bible, pinabubulaanan ko po. Maraming salamat. Sunod na tanong. Sang-ayon ka na ang ating paksa ay nabasa mo sa dala mo mismong Bible? Sang-ayon po ako. Okay. Kaya ka po ako nagbasa. Kanina sabi mo hindi ka sang-ayon na nabasa mo. Ngayon, sinabi mo sang-ayon ka nabasa mo. Alin ang totoo? Ako nga ang nagtanong sa inyo yan eh. Alin ang totoong Biblia? Ito ba o doon eh? Bakit pinabalik sa akin? Ako ang magtanong, siya ang sasagot! Okay. Ah, sige. Okay, tanungin po ang sagot. Ako nga po ang nagtanong sa doon, moderator. Bakit niya ipinabalik sa akin? Alin dito nga ang totoo? Okay. Kasi ngayon, siya ang tatanong, ikaw ang sasagot. So mamaya na yan sa komentary ninyo. So ang tanong, ulitin para masagot ni Ostans. Sabi mo kanina, kapatid na Ostans, hindi ka sang-ayon na nabasa mo ang salitang Biblia sa hawak mong Biblia. Opo. Ngunit, sinabi mo naman na sang-ayon ka nabasa mo ang ating paksa. Opo. Alin ang totoo? Nabasa mo o wala? Nabasa po. Ah, okay. Very good. Sunod na tanong. Bakit very good lang? Huwag kang magtanong. Ako pa magtanong sa'yo. Bawa kasi. Okay. Sabi mo, ang Biblia ay essence, hindi siya salita. Ito ang tanong. May mabasa ba sa lahat na Biblia na dala mo na ang Biblia, pati na yung aklat katoliko, ng Biblia ay essence lang, hindi salita? Kung may mabasa ka, talo na ako! Kapatid na Wendell, ang sabi ko sa iyo, hindi yung mababasa. Ang sinabi ko sa aking pananalita, hindi ito nagpapatunay na ito ay salita ng Diyos, kundi ito ay may diwa lamang. Diwa, sapagkat ang orihinal na salita ng Diyos ay ipinahayag sa orihinal na lingwahe. Follow up question. Hindi ko tinanong kung ano ang interpretation. Ang tanong ko, may mabasa-basa ng turang mga aklat, pati na isalig mong aklat ng Katoliko sa iba't ibang Biblia, na ang Biblia ay diwa lang. Pag may mabasa ka, talo na ako, mag-Islam ako. Walang ganon, kapatid. Kung ngayon, ang sinabi mo na ang Biblia ay diwa lang, sang-ayon ka na sinabi mo yun na walang pataya. Hindi po pataya yun, kundi nakikita po natin, diwa lamang talaga eh. Pag sinabing diwa, hindi ito ang orihinal niya, kundi nagpapahayag lamang ito na maaaring galing ito sa salitaan ng Diyos, na orihinal niya. Kaya nga, diwa ang tawag doon. Alitan ko ang... 2 minutes, 54 okay. Seconds. We have 2 minutes only. Sa ibang debate mo, Ustads, napanood ko yun ha. Ang galing mo talaga. Pero sinabi mo sa harap ng mga Muslim at mga Kristiyanos, ang salitang Biblia ay hindi mabasa sa loob ng Biblia. Ang tanong, panindigan mo ba yung salita na yon hanggang dito? Mananatili po yan hanggang sa katapusan ng mundo. Okay. Kung gayon, alam mo ba na sa Biblia
Bibliyang Grego, ang salitang Biblia ay mabasa natin sa loob mismo ng Biblia. Sa Bibliyang Grego po, maaaring may tawag po ng Biblos. Kung may mabasa tayo, ipabasa natin sa mundo nito na hindi Biblos, Biblia mismo. Sangayon kang talo ka na. Hindi ko po sinasangayunan na ako'y talo. Ang sinasangayunan ako, may mababasa, ikaw naman. Sapagkat yun mismo, ang tinatanong, ang tinanong ko siya kanina, kung meron ba dito sa mga aklat na ito, at ba may papaliwanan natin? Sa Grego ba, kapatid ng Ustads, ang nalaman mong nakasulat sa loob mismo ay Biblos lang, hindi Biblia? Ulitin ko ang tanong, moderator. Ibig ko bang sabihin na batay sa Bibliyang Grego, ang nakasulat ay Biblos lang, walang nakasulat Biblia? Ta-Biblia siya. Ta-Biblia. Kung merong Biblia, walang ta, sa ngayon ka rin. Kapagod yun ang tama, ta-Biblia. Kung meron din ta-Biblia, sa ngayon ka. So sa ngayon ka sa nakasulat sa sikan, Timothy chapter 4 verse 13 in 20 palagarbo il cuminus pinikai ta Biblia maliot atas Biblanas. Very good. So, one minute. Kung ngayon, nang ipinahayag mo sa halap ng mga Muslim at Kristiyano na ang Biblia ay hindi mabasa sa loob ng Biblia, samantala ngayon sangayon ka na ang salitang Biblia ay nasa Biblia mismo, alin ngayon ang totoo? Tatanong ba yun? Anong yun? Tulitin ko? Ang totoo, yung nakasali sa ibang Biblia, ito lang iisa. Imbento lamang at isiningit yung salitang Biblia. Okay. Kung may ibang sali na nakasulat ang salitang Biblia mismo, sa ngayon ka, hindi lang nag-iisa. Yan nga yung imbento eh. Oh. Yan yung pagdadagdag sabi mismo ng inyong libro at babasahin publication. Pamaya. Okay. Susundin kita. Inamit mo ang aklat katoliko. Saan mabasa sa aklat na katoliko? They're running out of town. Out of time, brother. Okay, no, thank time. You. Thank you. Okay. Okay po. Okay, salamat po. Okay. Meron po susunod na tinatawag na meron pa. Ito. Nakaisang tindig pa lang. Meron po pangalawang tindig. Ano po? At sa pangalawang tindig po ni Brother Wendell. Brother, ikaw na ang mag-introduce. Pangalawang tindig. Nakatigisang tindig pa lang sila at tigisang paglilinaw. So merong pangalawang tindig pa po. Sa isang tema po rin. Isang tema pa lang yun. Okay po. Isang tema pa lang. Pangalawang tindig pa lang. Pangalawang tindig, 20 minutes. Oh, yes. Okay, sa ngayon po, nasa pangalawang tindig. Disimpre po yung tema, patunayan na ang Biblia ay kapahayagan. Ano no? Inspired ka pala. So, nasa pangalawang tindig po, na ang tema ay ganito, patunayan ang Biblia ay kinasihan ng salita ng Diyos. So, nasa pangalawang tindig, 20 minutes, tatawagin po natin si Wendell Talibong po ng Catholic Faith Defender. 20 minutes. Start now! Okay, maraming salamat. At napakasaya sa debating ito talaga. Ito ang pinakamasaya na debate na nagkaharap po ang ating kapatid na si Ustads. Ustads sa Barcelona. Malinaw ang paksa namin. Resolve that the Bible is inspired word of God. Akala ko ba ang kapatid ko'y maglabas na ng lason?
hintayin natin mamaya. Sapagkat iyon ang isa sa mga gamitin ng ating kapatid. Ayon sa nakasulat sa Marcos, Kapitulo 16, Talatang 17 hanggang 18. Ngunit, ang tanong niya kanina, kung ang Biblia ay galing sa Hebreo at then isinalin ito sa Grego, may nakasalin ba sa Tagalog na Biblia? Tagalog ang hanap niya. Swerte siya. Hindi natin dala ang Tagalog. Pero nandito ang Cebuano. Biblia rin ang saling. Okay. Tingnan natin ang nakasulat sa Cebuano. Sapagkat ito ang palagi o malimit nating mapakinggan sa ating kapatid. Ang salitang Biblia ay hindi mababasa sa loob ng Biblia. Ito ay gawa-gawa lamang ng mga Kristiyano. Kaya nga ako na ay nagtaka. Sa daming Biblia na dala galing pa sa Luzon, ang layong nilagbay. Sa daming pastor na kanyang nagiging kaharap sa Panginoong Dibati, sinabi sa harap ng mga Muslim at Kristiyano na ang salitang Biblia ay hindi mababasa sa loob ng Biblia sapagkat nasa cover lang yan. Kaya nga ginamit ko yung dala niya mismo. Ang dala niya mismo, The Living Bible. Ang ating paksa, Resolve that the Bible is inspired Word of God. Akala ko ba, kuna kanina kung si Kapatid Ostads aalis na sa pagiging Islam? Sapagkat malinaw ang sinabi niya sa harap. Pag may babasa sa loob ng Biblia, ang salitang Biblia, aalis ako sa pagiging Muslim, talo na ako. Kaya ginamit na ang dami sa Grego. Ang daming babasa natin sa Grego. Maliban sa salitan, Biblos. Ang dami din sa Biblos. Siguro magtanong siya kanina, saan mabasa ang mga salitang Biblia? O kaya mamaya, sasagutin natin ang ating mahal na ostans. Kaya nga nagtaka ako, mga kapatid, kung ang Islam ba'y nag-iisa sa pananampalataya tungkol sa Biblia. Sapagkat, batay sa ating paksa, resolve that Bible is an inspired word of God, ayon sa ating kapatid, hindi yung inspired word of God, sapagkat iyon ay tinatawag na diwa. Saan ba natin mabasa na iyon ay diwa? Pero ang ating paksa, malinaw na binasa niya. Kaya nga, kanina pa, tapos na itong debate na ito. Inihintay ko rin ang tanong ng ating kapatid, kung saan mismo mabasa ng Diyos mismo ang nagpatunay na ang Biblia ay salita ng Diyos. Talagang maraming na knockout sa debate ng ating kapatid ng iba't ibang pastor sa ganitong tanong. Kaya kanina, ginamit ko ang Hebreo, Amar Yahweh Elohe Israel, limol kitab ni kahit kalahati bari masil tipanti ilaka El Siper. Yun ang unang pinagbatayan ko na ang salitang Biblia ayon sa Hebreo ay Siper. At ayon naman sa Septuagint version, iyon ay isinalin na Biblia. Sabi
nabanggit kanina, dapat hindi tawagin ang Biblia na banal na aklat. Okay, tingnan po natin sa kanila mismong aklat kung ano ang nakasulat. Kung ang tinutukoy pa dito ay aklat katoliko. Pandoktrena, ang doktrena ng pagtubos. Ito'y itinagalog, isinalin ng Tagalog ni Abdul Adi Gumandel. Anong nakasulat? Ang lahat ng talata sa banal na Biblia sa aklat na ito ay galing sa Biblia ng Iglesia Katolika. Akala ko ba'y nabasa ng kapatid ito? Tinanong ko kanina, lahat pang bahagi sapagkat ang Biblia ay corrupted, lahat pang bahagi ng Biblia ay dapat tanggapin. Sabi niya, aba, ilang porsyento lang. Ngunit babasahin natin kung ano ang nakasulat sa kanila mismong aklat ng mga Muslim. Ito po ay isinulat, aba, kung siya ay gumagamit kanina ng doktor, gagamitan rin natin ng doktor. Doktor yung ginamit niya ng theology. Ngunit hindi nakita batay sa naturang aklat ang sinabi niya. Ayon kay Absalon, ang Biblia ay diwa lang. Eh malino, ipinahayag yan. Nasa video yan. Kaya nga tinanong ko, nakasulat ba sa naturang aklat? Eh wala pala. Balikan natin ang aklat nila. Ito. Sa page 3. Tila mayroong dalawang katwiran na labis na maling palagay hinggil sa looban ng mga Muslim sa Biblia. Ano yung maling palagay hinggil sa looban ng mga Muslim, sa loobin ng mga Muslim tungkol sa Biblia? Ito ang mali na palagay na hindi tinatanggap ng mga Muslim ang buong Biblia. Ayan, sino ba sa inyo ang nagsalita ng totoo? Sabi ng ating kapatid na si Ustaz, hindi lahat na bahagi ng Biblia ay tatanggapin. Ngunit sabi naman ng naturang aklat, lahat ay dapat tatanggapin. Dua-dua. Sa kanilang aklat yun. Dua-dua. Okay. Dua-dua. Pinaliwanag ko kanina, mga kapatid, kung bakit yung nabasa ni Ustaz na the Bible is an inspired word of God ay talagang totoo. Dahil ang mga hula nito ay talaga nangyari. Sinabi ko kanina na ayon sa Isaiah 53:4-5, ang Mesiyas ay magiging martel. Meron tayong iba't ibang Quran? Mamaya patunayan natin kung nakasulat ba yun. Iba't ibang salin din ito ng iba't ibang mga doctors ng Quran. Sabi ko kanina, pag mabasa ng ating kapatid na ang Biblia ay diwa lang, talo na ako. Aba, ang ating batayan ngayon dapat Biblia. Dahil ito yun ang ating paksa. Ngunit paano kung ang magiging kahanap natin ang kanyang batayan
kaliwa. Walang maipakita ang ating kapatid. Hindi niya nag-iba. Ngayon, ang dami niyang Bible. Saan dito na Biblia ang tatanggapin ko bilang salita? Yun na, una niyang tanong kanina. Kahit siya pa ang tinanong ko, sasagutin na lang natin. Saan dito? Sa naturang mga akla ang dapat natin tanggapin sapagkat merong 66 books, meron naman 73 books. Kung gayon ang tanong mo, sasagutin kita na ang lahat na 66 books, natural tatanggapin ko yon sapagkat ang lahat na 66 books ay nasa loob mismo ng 73 books. Kung hindi ko tatanggapin yung 66 books, ito na lang ang mananatili sa akin. Ngunit, bagamay inaamin ng mga kapatid nating mga Protestante, kaya nga ang Biblia ay totoong kinasihan na salita ng Diyos sapagkat ayon mismo sa nakasulat. 1 John chapter 2 verse 19. Ang mga taong ito ay sila'y galing sa atin. Ngunit sila'y humihiwalay upang sila'y makilala na sila'y hindi kasama natin. Sino ba ngayon ang humihiwalay? Batay sa nakasulat sa natulat. Banal na kasulatan. Aba, hindi lang Protestante. Pati na yung mga balikislam. Malinaw! Na ang natulang talata ay talagang naganap. Ngayon, mamaya na yung Quran. Iba yon, iba yung paksa. Hinintay ko ang tanong ng ating kapatid tungkol sa alleged contradiction ng Biblia upang ating mapaliwanag sa harap ng mga Muslim. Siguro mamaya, yung mga alleged contradictions, gagamitin at makinig kayong mabuti. So, malinaw na ang ating paksa. Result that Bible is inspired word of God ay nabasa mismo ng ating mahal na ustad. Pinatunayan niya na nakasulat ayon sa dala niyang Biblia. Kaya nga, tinanong ko, alin ba ang totoo? Hindi mabasa o nabasa? Unang sagot, hindi nabasa. Ikalawang sagot, nabasa. So, opposite statements cannot both be wrong. Ginamit niya ang aklat Katoliko. Sapagkat sabi ng ating kaibigan, nakasulat batay sa naturang aklat. Ang Biblia ay galing sa mga pagano. Ay tingnan natin mamaya sa ibang paksa na naman. Tingnan natin mamaya. Ang ikalawang paksa, result that Quran is a revelation from Allah. Okay, ilang Bible sapagkat ang alam ni kapatid ng Ustans, iisa lang pinigil pa. Kaya yan sinabi mo kanina, paraphrase. Ano bang ibig sabihin ng paraphrase? Sapagkat magsali ng Biblia ay dalawang paraan. It must be translated according to the text in which the Bible was written and it must be translated according to the meaning of the text. Kaya nga nabasa mo ang salitang Biblia. Okay, balikan mo natin ang diwa sapagkat ang diwa, Biblia ay diwa lang. Ano ba? Hindi ko ito nahabol kanina. Mamaya na lang. Gamitin natin yon sa tanong. Mamaya na lang. Okay.
doon sa salitang diwa. Kaya, kung ang Biblia, mga kapatid, ay talagang hindi salita ng Diyos, kinasiya o hindi kinasiyahan ng Diyos, aba, itong Quran na ito, sa loob mismo ng footnote, sinasabi na in the Old Testament, as it now exists, Muhammad is foretold in the Old Testament. And in the New Testament, as it now exists, Muhammad is foretold. Siguro, magtanong ang ating kapatid, mamaya, saan yan mabasa? Sa kay Yusuf Aliyan. Bakit ginamit ko yan? Sapagkat kung ang Biblia ay hindi salita ng Diyos, meron bang diwa o hindi salita ng Diyos, ngunit banal? Meron bang kuratin na banal? Last three minutes. Kung ang Biblia ay hindi salita ng Diyos, sanayon ba kayo na ang inyo mismo kinikilala ang propeta ay hinulaan ayon sa aklat na diwa at hindi salita ng Diyos? Siguro mamaya saan sa naturang mga aklat ang ating kikilalanin na ito'y salita ng Diyos. Tinanong na niya kanina yan sa habang nagsagawa ako ng cross-examination. Eh, natural. Tinatanggap naming mga Katoliko ang anumang idiniklara ng Santa Iglesia Katolika sa amin. Kahit sinabi ng mga Protestante ayon sa akla ng Protestante, The Roman Catholicism by Lauren Bittner, page 105, The Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from it. Ngunit, inaamin naman ng mga Protestante, ayon sa kanilang aklat, Harper's Bible Dictionary, page 435, there is no any evidence that the Protestant version is authorized in any special way. Kaya, inamin niya kanina na ang Biblia ay galing para sa mga pagano. Hintayin natin. Okay, mga kapatid, sinubukan ko na mag-live sa pamamagitan ng VMix application na magamit namin para sa live sa YouTube channel. At part 1 lang muna ito na aming nireplay na ito ang Grand Debate. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to